Ngayon mga kaibigan, ipapasyal namin kayo sa dito sa isang bahagi ng Barcelona, tinatawag na Plaza Catalunya. Ito yung lugar kung saan ay noong unang panahon, ayon sa kasaysayan ng mga taga mga Pilipinong taga Barcelona, noong unang panahon ay wala silang bahay sapagkat karamihan sa mga nagtatrabaho noon ay tumutuloy sa bahay ng kanilang mga amo. Ngayon kapag nagkakaroon sila ng day off ay dito tumutuloy mga Pilipino, magtitipon-tipon sila rito dito sa lugar na to, tinatawag na Catalunya, Plaza Catalunya. So ngayon ay sikat na pasyalan pa rin para sa mga tao. Pinupunta ng napakaraming tao, mga estudyante. At ang karaniwan na pinupunta ng mga tao dito ay itong kalapate. Nakikita niya mga kaibigan. Mga tao dito nagpupunta para mag-relax sapagkat hanggang ngayon ay enhanced quarantine pa rin dito sa buong Catalunya. Kumbaga kaming mga nakatira dito sa Catalunya ay hindi kami pwede pumunta o lumabas sa ibang probinsya. Hanggang dito lang kami. Ang karamihan sa amin ay wala pa rin trabaho at kung napapansin ninyo araw ng Linggo, iba't ibang lahi at ibang-ibang nasyonalidad ang nandito para mag-relax. Yan ang karaniwan nilang ginagawa mga kabayan, magpakain ng mga kalapate. Iikot ko ngayon po kayo ngayon dito mga kabayan sa may fountain. Isa ito sa mga nagbibigay ganda sa lugar na to kasi ayan. Bagay, hindi naman ang bagong bagay sa atin ng mga ganitong park ay may mga fountain. Nandito sila kasi karamihan pa sa mga restaurante ay sarado. Sarado mga restaurante at wala sila ibang mapuntahan kundi ang magpunta dito sa park. Nakakainip mga kabayan, nakakainip. Nahanap ko yung aking mga kasama, nasaan sila? Ayun, magpapakain na sila ng mga kalapate. Kung karaniwan namin ginagawa kapag nabuboring na kami sa aming mga tahanan. Ang oras ngayon ay alas 6:30 na ng hapon at ka-adjust lang ng oras namin ngayon. Ngayong araw na ito nagsimula yung tinatawag na DST o Daylight Saving Time. So kami ay nag-adjust ng o nag-advance kami ng 1 hour kaya ang pagitan namin ngayon sa Pilipinas, ang advance o ang late namin sa inyo ay 6 na oras. Kung halimbawa sa amin dito ay alas 6 ng madaling araw o alas 6 ng umaga, dyan sa Pilipinas ay alas 12 ng tanghali. Ito na nagiging karaniwang buhay ng mga tao dito sa Barcelona.
At naghigpit na sila mga kabayan dahil sa bawal na nga muna kaming lumabas sa aming probinsya, sapagkat kung nalalaman ninyo sa inyong kaalaman, ang Espanya po ay may presidente, may hari, at ang sistema nila rito ay federalism. Katulad nitong Catalonia, may apat na probinsya na nasasagupad ang aming autonomo. Ang salita dito ay Catalan. Ito yung isang kasama na kasama trabaho. Kasama namin dati sa trabaho sa isang restaurante, pero dahil nga sa humina ang produksyon ng restaurante dahil nga sa lockdown, nagkabawasan ng tao. Kung ikukumpara natin yung mga panahon na hindi pa nagla-lockdown, ay ito ay punong-puno ng mga tao. Punong-puno. Nakita nyo, dati noon ng El Corte Inglés, yan, ito. Yung El Corte Inglés na yan, ito. Yan. Pangalan niya, El Corte Inglés. Dati ang kahit Linggo ay bukas, sapagkat napakaraming turista dito. Ang turista dito lang sa Barcelona ay maabot ng taon-taon, maabot ng mga 5 to 10 million na turista. Ganito karami ang tinatanggap ng Barcelona noon. Dati noon ay hindi kami makapag-pake sa bar. Pero ngayon, nakakapagkape kami, pero hanggang alas 5 na lang ng hapon, hindi na kami pwedeng mag-bar nung lalagpas pa. Pagdating ng alas 5, tinatanggal na nila yung mga terrace. Katulad yan, dadaan ko kayo sa isang bar na sarado ang terrace. Tingnan nyo itong sikat na terrace dito, mga kabayan. Yung sinasabi ko sa inyo, ang mga restaurant ay mga nakaligpit, punong-puno yan ng mga tao, napakarami yan hanggang dun sa dulo yan, mga kabayan. Noong 2019, mga ganitong buwan, puno ito, punong-puno ng mga tao. At ang sistema ng mga business dito, buhay na buhay. Buhay na buhay ang sistema ng pagninegosyo sa lugar nato. Katulad nitong Cafe Surix na to. Ito ang isa sa pinakasikat na bar o kapihan dito sa Catalonia. Malaki yan, ang sakop niya. Hanggang dito, mga mesa niya. Ayan. Sa susunod ay i-vlog ko ang lahat ng mga transportation system dito sa Barcelona, katulad yan. Pero abangan niyo sa susunod ko mga video. At sasabihin ko sa inyo kung sino-sino ang nagmamay-ari ng mga transportation system. Ito yung mga tinatawag sa atin. Yung baga sa atin ay Subway train, no? Na sa kasalukuyan ngayon na ginagawa dyan sa Pilipinas ay magkakaroon ng Metro Manila Subway for the first time in history. At ang balita ko, isa sa nakakuha ng contract dyan sa Pilipinas ay itong FGC, itong isang company ng Espanya na kumuha ng kontrato dyan sa Pilipinas. Sila yata ang gagawa ng mga riles at saka ng mga trail. Darating ang panahon, nangangarap ako na ay nakikita niyong ito
sa probinsya ng Barcelona ay mangyayari sa probinsya, sa bawat probinsya ng Pilipinas. Tawagin mo, parang manok, boss. Kuha ka ng ano. Oh, sige na mga kabayan. At medyo mahaba-haba na to. Susunod na mga pagbablog ko mga kabayan ay abangan ninyo. At ipapakita ko na kagaya ng pangako ko ang sistema ng transportation dito sa Barcelona. Sino nagmamayari ng mga bus, mga taxi, provincial buses, under yung mga train na sinasakyan namin, mga subway train at saka mga land train. Sige mga kabayan, at hanggang dito na lang. Next time abangan ninyo ang aming video. Marami pa kaming gustong gawin video. Pupuntahan natin ang kung saan nag-aral si Jose Rizal, at yung mga lugar na pinuntahan niya, yung mga lugar na kung saan siya nag-stay, no? Kung saan siya nakulong, pupuntahan natin yung ating dakilang bayani na nag-aral dito sa Barcelona, Espanya, at pagkatapos nakulong. Pupuntahan din natin kung saan siya kinulong, no? O as for now, i-stop ko na itong video ito. At sana ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po. Bye.